So, hi guys! Ngayon lang ako magsasalita. Kasi una-una, wala naman din akong plano magsalita kasi hindi ko naman naramdaman na obligado ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawang masama. Explain ko lang ng... kung ano yung nangyari. Kasi sobrang dami nang nakikisaw-saw. Ang dami na rin nakikisali na kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na din yung pinaniniwalaan ng lahat. And sobrang dami ko na rin masasakit na salita na natanggap. Kaya feeling ko, time na rin sabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo nung June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami ni Da. And si Da yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala, and every time na magraranta ko sa kanya, sabi na tara na kasi, collab na kasi, gawa na tayo ng kanta. Ba't ako napadpa dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious? Parang gumawa ng kanta. So, June 1, puyat ako, glasing ako, nakapag-live pa ako sa Bigo. And So, yun nga. Nakapag-Bigo pa ako, June 1 ako napadpad dito. Pagdating ko dito, wala akong tulog, pero nagtuloy-tuloy yung inom namin. Ano oras na kami nakatulog? June 2 ng mga tanghali or hapon yun. And then, nagising kami kasi ginising kami ng friend namin dito na, uy, trending na pala kami. So, nagulat ako. Kasi unang-una, nakapag-update ako sa nanay ko pagkarating ko dito. May mga pruweba ako na nag-send pa ako ng picture namin ni Ate Najila na nandito ako kilada. Tapos, ewan ko ah, kung ano pumasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So, siguro na aning lang yung nanay ko. Ewan ko kung sinong umaning ah, para makapag-post siya ng ganun. Hindi ko masisisi yung nanay ko kasi syempre nag-alala lang. Araw ba naman ako hindi nakapag-update sa kanya. Tapos, eto, nagulat kasi ako. Etong second kasi, sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ko, umalis sa condo, May 26, kasi magbe-birthday yung nanay ko kinabukasan. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko, hindi ko alam kung ano yung paandar na gusto niya. Kasi, bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, huwag muna tayo magpo-post agad, kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo, may mga nagmamahal. Hayaan natin silang makaramdam din, dun tayo magpo-post na hiwalay na tayo. Eh puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos, shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinoment niya pa, isang linggo na daw pala ako dito kaila sa kasta. So, ayun, putang ina lang. Sabi ko, wala nung paandar netong taong to. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito eh. Siya may gawa nito eh. Tapos ngayon, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Rye & Con, napadelete siya ng post. Alam naman nating lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yun, napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami nag-iwalay. Sa loob ng dalawang taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin. Pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic, yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro kasalanan, di ba, na kumawala ako. Kasi ano bang mas pipiliin ko, yung relasyon na pipilitin ko bang salbayin o yung sarili ko na nawawala na dun sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. And ayun nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, huwag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya eh. To gusto niya, di ba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. And for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan ni Da. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo na kung anong iniisip nyo. So, yun lang. Gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party. Ang sa amin lang, toxic kaming dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa. Ay nga, hindi na rin namin kinaya yung katoxican. Kasi ang hirap nga naman, insecurities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal. Pag may ganito, may masasabi. So, ako, tama na. So, yun yung reason kung bakit kami naghihintay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, ah, parang putang ay nawala lang kay Rising, hindi nyo lang alam. Na hindi nyo lang alam yung impact sa akin na masakit din naman makipag-iwalay. Siyempre, dalawang taon din yung pinundasyon naming dalawa. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko. Pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako. Na hindi kasi ako ganong tao eh, na parang palaban. Na hindi ako nagkukot.
alam mo, hindi ako nagkukot ng attention for clout. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong pinagawa sa'yo, kaya huwag mo akong sasabihan pok-pok. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong 1 week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa'yo 1 week. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pauso eh. Ang hilig mo, kasi alam mo yun, ang hilig mo And kaya ako lang naman to in IG story kasi hindi ko to papakinabangan eh. Hindi ko to i-vlog para sumikat ako or what. Eh kung sino yung gusto makinig, makinig kayo kung ayaw nyo. Eh, di bala ko isa buhay nyo, at least nagsalita na ako. Gusto ko lang din iklaro yung sarili ko. And salamat sa mga kaibigan ko na nag-check sa akin. Sorry kung hindi ako makapag-reply talaga kasi hindi ko pa kaya. Sobrang dami nyo. Like every time natatanongin nyo kung okay lang ako, parang gusto ko na lang sumabog. Like, alam ko, sobrang okay ako ngayon kung nasan man ako ngayon dito. Pero syempre, nahihiya din naman ako sa mga kasama ko, makita nila ako mag-breakdown. Kung alam nyo lang din kung gaano kahirap. Kaya, alam nyo yun, ingat-ingat na lang din kayo sa mga pinagsasabi nyo. And bahala na kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kasi, kung ano gusto nyo, hindi ko naman ipipilit yung pag-intindi nyo kasi ganun kayo. Gusto nyo maging tanga, edi yan, intindihin nyo. Hindi ko nakasalanan yun. Basta ako, alam ko, si God lang yung witness ko. And hindi ko kailangan din patunayan yung sorry. Basta, ayun, say what you wanna say. Wala naman akong pakialam. Oo, minsan nagbabasa ako. Pero bahala kayo kung anong gusto nyo sabihin. Basta mag-ingat na lang kayo kasi may pandemic din tayo ngayon. Na lang kayong palalabas. And, ayun, God bless. Bago kayo manghusga, tingnan nyo din yung mga sarili nyo kasi minsan nakakasakit din kayo. Sa inyo din yan. Charot! Basahin, guys. Bye, God bless. Bye-bye. Ay, teka, wait ha. Sa mga nagsasabing isang linggo daw gumawa ng kanta, sige, kaya na maging artist. Tingnan natin kung kaya niyong gumawa ng isang araw lang. Awa asak, malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit yun. Mas mabibilib pa ako kung hindi fake account yung gamit. Pag-usapan natin yung tattoo niya na wrong grammar. Neh! Oh shit! Huwag naman kayong ganyan. Oh, pero! Huwag naman kayong ganyan. Huwag naman kayong ganyan, pero... Neh, wag. Neh, wag. Na, nanay. Aba, putang ina! Yeah! Wow! Fresh from the boat! F-A-F! Fresh as fuck! Yeah! Ang dami na sabi, yung jump ka na no? Sabi nga nila magpagupit. Yeah, hindi kayo dyan. Magpagupit na daw ako. Kasi daw ang fresh ko daw doon, pre. Mm. Eh wala, nagpapag... Tanungin mo nga ako, boy. Ng mga random na tanong. At sasagutin ko yan. Ngayon mismo. Right here. Masaya ba ngayon? Oo naman, sobra. Ito. Ano masasabi mo sa mga bullshit na binabato nila na wala namang katotohanan? Wala, hindi na ako kaya. Pansin ko sa'yo, pre, parang hindi ka naman napiktado eh. Epo! Oh my God, nakaiyak! Kasi yung mama ko ng birthday. Yung team mo, kinatawanan mo lang sila, no? Mga palam mo na, pakita mo na yung mga palam mo na dito. Palam mo na yung number one, the finisher. Ang ina nyo Ano mga pagkakasarihan, tapos mga pagkakabunahan na tayo. Hindi naman mabasag yung pangayaan namin. Hindi nyo ako mababasag. Malabo nyo ako mabasag. Eh, nagsanipwersa nga eh. Hindi kinaya. Yung mga tao dito, yung mga tao dito, mahal ako ng mga tao dito, man. Yeah. Yung mga tao dyan. Ito lang yung tao. Arot na. Napakalaking sampal na sa akin nun. Na, alam niyo yun, na parang dati hindi pa, ayoko na pag-usapan dito to, men, puta na, pero dapat alam, dapat nalalaman niyo to na
na Cyril no more. Yeah. Hindi na mababalik yun. Alas sa ganyan pumunta. Kasi na-overdose na ako. Overdose. What the fuck is that? Mga tao dyan, basura. Yung nanay mo, nagbabasura. Paanong basura? Hindi ka mahal ng mama mo. Basura pala eh. Tangin ang mga kaibigan kang puta. Si Put Walker dati yan. Kilala ng tropa ko, handler niyan. Ooh. Asan? Oh shit. Wala ka doy. Oops. They're coming. Na lang. Kung pwede lang dalhin lahat sila dito para makita nila kung anong talaga yung samahan dito. Oo. Oh, wala eh. Yung manunood lang sila, no? Oo. Gano'n tayo kasi. Kung nandito kayo, may libreng concert dito sila si J-Ro at Skastak Lee. Yeah. Your talent. Doon na sa mga basura nga kami. Eh, wag na. Wag na. Sige na. Ang aga-aga, puro pagmumura. Eh, putang ina naman kasi. Walang iiyak sa pajama. Walang iiyakan sa pajama. Pajama lang yan, ando sa inidoro ko ninyo. Diba? Takina ni Win. Ito lang ang masasabi. Ito lang ang masasabi ko, ha. Seb. No. Di mo kaya, Seb. Di mo kaya. Ah, kasi alam mo bakit? Tangina na nananahimik ako dito. 'Di ba? I'm just fucking living my life. What the fuck is wrong with you? Fucking crazy. 'Di ba? Pajama lang, men. Tapatan mo yung kanta ko ng mga content mo, sige. Oh. Tapatan mo yung kanta ko ng mga content mo kung kaya mo. Yes, I said it. Sebi, what's up? What the fuck is up? Hmm? Takot-takot natin nanahimik eh. Nananahimik kami dito. Huwag niyo basagin yung kaligayahin na... Kaligayahin? kaligayahan namin dito. Wala naman tayo ibang ginawa kundi mang jam. Diba? Kanta-kanta. Makakanta lang kami dito. Tangay na issue. Ang puta. Wala ka nagbo-vlog sa atin. What the fuck is up, Seb? What's up? Baka pag narinig niyo yung ilalabas na track nila Daryl and Ricey, baka manginig kayo. Ah. Walang iiyak. Kaya malam, basta walang iiyak ha. Ay, nako. Hindi nyo kasi nakikita yung side kong ganito eh, no? Ano? Saan ka punta? Bayabas kayong lahat. Ano bayabas? Isipin nyo yung pinapakisamahan nyo. Bakit? Si Salo. Salmon! Sal! Ang pogi talaga niya, no? Bakit kanina nag-away na naman sila? Buti si Roma. Nakit. Si Roma. Ginano niya ng sapatos, di makababa. Nagising ako, ang ingay. Pinasok ko sa kulungan si ano, si Athena. Mm. Ito pumakabati din. Umakit siya bisa ano, umupo siya sa plato mismo, sa baba. Takot sila may. Takot, hindi kasi papansin nga siya tuloy. Papansin siya. Pero kawawa siya kasi, hindi siya kumapala. Mm. Eh, mas bata yata siya. Mas bata siya. Mas bata. Tsaka lalaki, ang lambing niya na. Nalalaplap ka. Ganun naman talaga aming mga lalaki kasi, boss. Anong meron sa pajama? Ito nga kasi yung meron sa pajama. Siyempre, yung mga tao dito, di ba, kapag wala na silang mga
damit and shit. Siyempre nanghiram sa akin. Ako, madami akong pajama eh. Hindi lang naman din si Taisi ang pinapahira. Oo. Pati si Najila. Ako. Ako, si Ching. Si Ching. Ba't naman di kami na-issue? Anong shit? Hindi ko talaga mag- Dahil lang pajama ni Sebion. Dahil lang gat... ang ina naman. Diba, pang kiddos yun eh. Mga ganong yes, behavior. Ma. Pang kiddos yun. Huwag... ang ina... mamili kayo ng a-idolin nyo. Ako, natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Tapos na ako dun. Yes. Tapos na ako dun. Alright? Ganda ni Atina Beso. Yeah. Ano, no? Sino yan eh? Atina. Putang ina, no? Oh, naka-story yan, ha? Ha? Ang pajama. Bow. Opo, go, go. Ang pajama. Buti tulog pa sila sa baba. Gising na si Kuya. Kuya Jack. Kumain na siya. Ba't di ba siya kumain kanya, be? Takot eh, atin yung mga. At saka dyan lang siya. Walang ding siya talaga siya. Pero pag ayaw niya. Ayaw niya. Ayoko na lang, alam niyo yun, ayoko na lang mag, ano eh, magsalita. Pero, mamili kayo, mamili rin kayo ng, eto, bilang magkaibigan tayo, Fredus. Oh. Tangin na, mamili kayo ng kakaibiganin nyo. Yes, yes, yes. Hindi dahil may pera lang yung kaibigan nyo, kaya nyo kinakaibigan. Huwag ganun. Mumukha tuloy akong walang pera sa mata nila. Huwag mo sayahin yung mga bagay na... Kasi yung mga... Mahalaga yan, pre. Yung mga tao dito, mga mahal ako ng mga tao dito, mahal ko yung mga tao dito, yung pakikisama na ginagawa nila sa akin at ginagawa ko sa kanila, hindi matutumbasan yun ng kahit... Pera. Kahit na ano. Diba? Ikaw, Syra, bakit ka ba nandyan? Isang taon ka na wala nung nagbalikan kami ni Seb, di ba? Isang taon yun, di ba? Di ba, bumalik ka dyan nung wala ka ng pera? Real shit. Try me now. Bitch. And yes, bitch. Oh, walang iiyak, ha? Walang iyakan. Naminig siguro. Gusto nyo ng issue? Kasi ako, palag ako sa issue ngayon. Sige. Palaga ko. Kasi wala akong ginagawang masama. Wala kaming ginagawa ni Rising masama. Pumunta lang dito. Ganun na kasi eh. Kapag sa akin na dumidikit, putang ina, threat na agad eh. Putang ina, si Daryl. Putang ina, ganyan, 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 ganyan. Salamat yun, hindi ko mabasahan. Putang ina to. Alam mo, iniyak mo, oy! Putang ina to. Nagbalik na! Nagbalik na! Nagbalik na ng pajama! Oh, nagbalik na ng pajama! Eto ba iniyak mo? Eto? Ha? Putang inang yan. Ilagay yan dyan sa putang inang. Wala naman kaming ano sa inyo, pero gusto lang namin tumawa. Itong mga ito, tinatawanan ako. Asa nyo, patingin ako, patingin. Ako ba talig ko nila sa inyo? Pre. Ang kita mo. Bakit? Meron sa meron. Tawa na, ano mo yun? Ano yung pinagagagawa nyo? Meron ba? Asa na? Wait lang. Ito yung TNT. Ano? Ano? Ano?
Rosalie! Sawi ng tangalan, bakit? Patay ka na, gago. Ano mo na, Jeline? Yung last ang tama nyo, gago. Tantanan nyo naman kami. Asan na yun, Tol? Gusto harmony tayo pag sa Aroy. Aroy! Utang ina na ito, mga ang gagong to. Asan na yun? Asan na yun, Tol? Utang ina na. Gagong po na. Ano yung ginagawa nila? Ang gago ng ginagawa nila. Meanwhile, back in the lowlands. Bakit nagpapaiyak tong kanta?